Tito, ipinatawag pa nito si Fiscal Emmanuel Ubungin at Leoncio de Guzman na siyang gusto naming makaharap. Sa labas ng tanggapan ni City Prosecutor Jacinto Ang, siniguro ng bitag kung ipinatutupad nila ang tamang proseso na pagkalooban ng isang interpreter ng sign language ang akusadong may kapansanan sa pagsasalita at pagdinig. Sa fiscal yan, bago ma-inquest yung isang tao, pag ang isang tao impaired, do you consider the impairment of that particular individual that that person should be accorded what is right? Yes or no? Definitely, yes. Definitely, yes. Definitely. Ganun din ang sagot niya. All right, sir. Consider to it that right. Everybody has given the right to the in court. All right. Is it a possibility that an impaired individual na inquest na basahan nang hindi man lang na accord ng right to interpreter, that is, para naintindihan ng sinasabing accused ng kanyang karapatan? In general? In general, dapat meron siyang counsel. Mukhang hindi ata nasagot ni Piskal ang aming tanong kung napagkaloba ng interpreter sa sign language ang akusadong hindi nakakapagsalita at hindi nakakarinig. Dahil itong si Piskal de Guzman, ang kanyang tinutukoy ay right to an attorney o counsel. Pagmasdan ng dalawang piskal nito, nagtitinginan at nagsesenyasan kung sino ang sasagot sa bawat tanong ng bitag. Itong importanteng tanong, dahil ito ang pakay namin kung bakit nabasahan at nakulong ang isang akusadong pipi at bingi na wala man lang interpreter sa sign language. Kung nakita ng isang piskal na may impairment ang isang inaakusahan sa preliminary pa lang bago siya ma-inquest at nakita walang interpreter, deaf mute, ano ang gagawin ng isang piskal na mag-i-inquest? Yan ba'y sasabihin niya, teka muna, may problema? Or yan ba'y tatawagin ng pansin o dederecho mo na lang kasi hoda, bahala ka sa buhay mo kung wala kang ano? Yan kasi may mga kasama din kamag-anak na sila, naiintindihan naman sila ang nakakapag-relay kung ano ang inireklamo o laban sa kanila. Ang problema, piskal, yung pobreng akusado na pakay namin, nabasahan mo at nakakulong ngayon. Umasa ka sa kamag-anak at ginawa mo silang interpreter na wala ring alam sa sign language. Dapat kung akong fiscal, sir, naintindihan ba ng kamag-anak mo na ay babasahan ko na siya, naintindihan niya ba? Oh, kasi kung hindi mo kaya intindi, magpapalibang ko muna or something else will have to be done kasi karapatan niya ang nakasalang dito. Kapag nagkamali kami, malilintikan yung buhay ng pipit bingi na yan. Ako hindi ako fiscal, ako isang investigator sa media. Ewan ko na kung nagkakaintindihan tayo, kung may sarili ba akong lingwahe, dahil pagkaalam ko, dapat yan ang nangyari. Nagsimula ang lahat ng lumapit sa bitag si Gemma Sungkip. Pipi pa siya dahil bingi siya o ano-ano? Paano niya nasitsitan eh? Hindi niya narinig yung sisyo. Alright. Matapos naming ihiwalay si Gemma sa ibang nagre-reklamo, 12:30 ng hapon, yung sasakyan ng amo niya nakaparada sa may dumandan Santolan, Pasig. Ngayon, yung kapatid ko nabasa sa ulan. Ang sabi ng amo niya, sininyasan niya yung kapatid ko, diyan ka lang magbihis ka kasi basa ang pantalon mo, may susunduin ng akong tao. Pag alis niya, nakita pa niya kapatid ko naghubad ng pantalon. Dumaan yung dalawang bata, isang 5 years old tsaka 11. May sumitsit daw. Paglingon daw nila doon sa sasakyan, yung kapatid ko rin sumitsit at naghubad. Nakita raw yung ari daw ng kapatid ko. Ngayon, sa takot ng bata, nanakbo raw doon siya, sumbong siya sa mama niya. Nagtawag sila ng barangay. Mga alas 6 ng hapon, dinampot yung kapatid ko. Dinala sa barangay, sinundo na lang kami. Nung gabi na yun, nakadetain siya sa Parangsilyo, sa maliit na pagkulungan. Kinabukasan na yun yung lumabas na inquest. Nung Monday, mga 11:30, pumunta ako sa RTC. Sabi sa akin, ay tapos na yan, binasahan na yan. Sabi ko, paano nangyari? Sabi niya, eh wala na, tapos na eh. Ang malaking problema sa reklamo ni Gemma, ang kanyang kapatid na si Roosevelt Sungkip na may kapansanan. Hindi nito napigilan hinagpis na nararamdaman. Ikaw ano mapaglaban ng kapatid kung karapatan niya, wala siyang alam, hindi siya makakasalan.
nakarinig. Wala siyang pinag-aralan, hindi siya marunong sumulat, hindi marunong pumasa. Paano kung ibinasa sa kapatid ko, guilty, ibiyahe na lang sa malayong di namin alam. Kami kung anong madapat namin gawin at makalabas man lang ang kapatid ko. Agad nakipag-ugnayan ang bitag sa National Council on Disability Affairs upang ikonsulta ang kaso ni Roosevelt Sungkip na nabasahan ng hatol, subalit hindi nakakarinig at nakakapagsalita. Because this involves a person with disability, whether he be the complainant or he be the plaintiff, he has the right to be informed of the processes that have to be followed to give him equal justice to law. Kailangan merong sign language interpreter to translate for him. Everything has to be exhausted. All measures have to be exhausted to be able to give him right access to information and for him to be able to express himself also. But ang stand lang po ng NCDA is we want to ensure that Roosevelt is given his right to justice, his right to information. Pagkasunduan ng bitag at National Council on Disability Affairs, nasilipin ang kalagayan ni Roosevelt sa Pasig City Jail. Sa mga papeles na ipinakita sa amin ni Deputy Jail Warden Dario Campos ng Pasig City Jail, lumalabas may mali at irregularidad sa proseso ng pagkakahuli at pagkakakulong sa may kapansanang si Roosevelt. Dito, nagbigay pahintulot ang Jail Warden ng Pasig City Jail na humarap at ma-interview sa harap ng aming kamera. The way I look at the documents, there is a discrepancy of documents at hand. The lawyer of Mr. Roosevelt should recommend for reinvestigation of the case. Dito rin nagkaroon ng pagkakataon ng bitag at NCDA na makita ng personal si Roosevelt. Ni hindi ito marunong magsulat at bumasa. Hindi rin ito marunong umintindi ng sign language. Anong barangay dinala ang kapatid mo nang nauna? Barangay Hall, Santolan Pasig. Okay, hindi lang siya sa barangay hall. Ang inimbestiga ng barangay, sino ang nag-interpreter para sa barangay? Wala ako, sir. Hindi na ako na ng statement. Hindi ko mag-statement. Bakit? Hindi ko na maintindihan. Alright, dinala sa police? Pag sa dilabas ko, eh. Pagdating doon? Pagdating ko doon, sir, wala silang mana po ang kaso. Walang kaso? Wala pong kaso nakalagay. Nakabalate lang po, sir, pero wala pong kaso. Paano siya kinulong kung walang kaso? Eh, hindi ko na nila alam po anong kaso.